Hello, hello, hello. Magandang araw, magandang buhay, guys. Yan po ang result ng hair ni Ma'am after ng ating i-remand. So, eto nga po ang buhok ni Madam nung pumasok siya sa ating salon. Okay, kulutsing na po. Mayroon na pong regrowth or bagong tubo na. Kasi po, na-ribbon na po natin si Madam last year pa. More than 1 year na yan. Ayan. So, ayan po. So, ang gagawin po natin kay Madam, ang gusto ni Madam ay manumbalik ang kanyang alindog, char. O, diba? Sino mga na ba naman ng sa ating mga kababaihan na ayaw na manatili ang alindog? So, ayan po, para ibalik ang alindog ni Ma'am, ang inoffer ko po sa kanya ay reband, highlights, balayage, and hair color. So, ayan na po, umpisa na po tayo o si Ate Hilda mag-apply ng number 1. So, yan lang po ang lalagyan ko ng number 1. Iyan lang po ay yan. Kung saan po yung regrowth o mga bagong tubo lang, yung part na walang kulay. So, ayan po yung rebonded ko. Ayan, faded na po yung kulay niya. So, syempre, ang ating i-treatment naman ay syempre ang Brazilian. So, ito po, palalagyan ko rin ng number 1, yung roots. Ayan, se-section po muna natin, se-section, ayan po, at pagka-section natin, nahatin po natin sa 4 section, ayan, side by side, and dito po sa likod, syempre, maninipis lamang po ang pagkukuha natin ng buhok para po even ang malalagyan na gamot, ayan, kasi po pag may mga part po tayo na hindi nilalagyan ng number 1 na pang-reband, yun po, pagkatapos po ay maaring kulot pa rin po ang buhok, kaya ang tawag dyan ay back job. So ayan po, naglalagay na nga po si Ate Hilda ng number 1, ng pang-reband, ayan, ayan, yan lang po, dyan lang po sa bagong tubo. Bakit po yung bagong tubo lamang po ang lalagyan ng natin ng number 1? Kasi po iniiwasan po natin na malagyan yung part na previously rebonded para po maiwasan na makinky or maluto si hair. Ayan, bawal na po talaga ha, nalagyan ng number 1 yung previously rebonded. Ayan, sa mga nag-DIY, marami po sa atin ngayon mga nag-DIY, diba? So, bibigyan ko na po kayo ng tips para maiwasan po ang pagka-kinky, pagka-luto, at hanggang sa maglagas ang buhok ay dapat po, kung dati na pong rebonded ang buhok nyo, galing na sa riband, yun lamang po ang lalagyan natin. Ayan po, kagaya ng nakikita nyo kung paano ko ina-apply yan. Ayan po, nagpa-plancha na po si Miss Jen, ang ating hairdresser. Ayan po, yung sumasayaw naman ay si Love. Ayan, di ba? Merong entertainment. Okay. So, sa pagpa-plancha naman po guys, kailangan manipis lang po ang pag-section ng hair para po talagang lahat ng hibla ng buhok ay mauuna. Ano po kasi pag makakapal, maaaring ibang part ay hindi masyadong naloto. So tapos na po mag-plancha. Ito naman po maglalagay na kami ng highlights. Ayan po. So dito po dahil nga may highlights na rin yung bandang baba niya, hindi po natin isasagad yung pang-highlights. Doon lang din po ulit kung saan yung mga part na dark. Okay? Yung mga regrowth na hair. Yan. Yan lang po ang nilagyan natin. Ano po? Yan. Mga 15 minutes. Check natin. Every now and then. Or mga maximum na siguro yung 30 minutes. Kasi ang hibla naman ng hair ni Ma'am ay mandipis. So, mabilis po siyang mag-lift ang kulay. So, after 30 minutes po, ay hindi na po tayo magbabanlaw. Okay? Ayan. Ayan po ang ginagawa ni Miss Jen. Yan, dyan lang po ang lalagyan natin. Ayan po ah, may mga tips po ang binibigay si Ate Hilda para po pag gusto nyo mag-DIY po ay panoorin nyo lamang po ito at hindi po kayo magkakamali. Basta po, sundan nyo lamang po yung sinasabi ko ay magiging maganda po ang result ng pag-DIY nyo po. Lalo na po yung time development po. Ayan. So, ayan po yung part ng dulo hindi na po nilagyan ng Miss Jen. Yun lang po talagang mga bagong po. Ayan.
So, ayan, Miss Jen. Ayan, ayas, Miss Jen. So, ito na po. Tapos na po. Nag-lift na po yung kulay. Kumapit na po yung highlights. Ayan. Hindi na po tayo nagugas dyan. Diretso na po. Pupunasan na lamang po natin ng towel, white towel na malinis. Siyempre, ayan, pupunasan natin. Bakit po pupunasan natin? Para po yung gamot pumunta sa baba. So, bali magpapantay po yung kulay niya. Kasi, binaba po natin yung gamot. Ayan. So, hindi na po tayo nagbalnaw, mga kapatid, guys. Ayan. Mga ka-followers, ka-reels, ka-viewers. Ayan. Hindi na po tayo nagbanlaw. Direkta na po tayong mag-a-apply ng hair colorant or yung base color. So, ang base color na ginamit ko kay ma'am ay ash blend. And, nag-mix ako ng 00. Ayan. So, ayan po sa pag-a-apply ng hair colorant. Ganun pa rin po kung saan lang din po yung bagong tubo, yun lang po ang nilalagyan natin. Iniiwasan ko po muna yung dulo. Okay, tsaka hindi ko pa rin po sinasagad sa roots ng hair. Ayan. Okay. So, bali, ang ginamit ko po dito ang oxidant ay 6% lamang po ang ginamit kong oxidant. Ano? Hindi na po tayo gumamit ng 9% pa kasi po may mga highlights na yung hair ni ma'am. So, no need na po para mag 9 or 12%. 6% lang po. Ayan. So, ayan lang po ang nilagyan namin yung mga part ng bagong tubo kung saan mga may itim. Okay? Andyan na kasi yung bagong recruit ni ma'am. Pero after that, 15 minutes babad, yung natira nating hair colorant, yun na lang po ang ilalagay natin. Roots to end po. Ayan. Mag-roots to end na po tayo. Ayan na po. Nag-roots to end na po tayo ng kulay. Okay? Bakit po hindi natin isinabay? Para po yung bagong tubong buhok, mag-lift muna. Humabol sa hair ni ma'am sa bandang dulo na dati nang may kulay. Ganun po ang tamang procedure para po pantay po yung kulay natin sa taas at baba. Kasi kung isasabay po natin yung pag-apply ng kulay mula sa roots hanggang dulo, ang mangyayari po yan, yung bandang dulo ay mas lighter. And at the same time, nabubugbog na po ng chemical yung buhok na bandang dulo. So, kaya hinay-hinay lang po. Ayan. Step by step. Pag pinanood nyo po, parang napaka-trabaho. Pero totoo po, matrabaho po talaga. Kaya yan si ma'am, medyo ngalay na po ang puwit niyan. Maghapon na po yan dyan nakaupo si ma'am. Ayan. So, ayan po. Meron na po yan. In-apply na po natin ng keratin blowout. Okay? Binoblower na lang po. At pagkatapos pong i-blower, paplanchahin po natin ulit dyan ng mabilis gamit ang pinakamababang temperature, 160. Ganun lang po. Po ha? 160 lang po para hindi na po masyado masunog ang hair. Bakit po kailangang i-plancha after lagyan ng keratin blowout? Para po mag-penetrate yung gamot. Nalalamanan po ng keratin pigment yung ating hair. Okay? So, ayan na po. Dadan! Tan-tan-dadan! O, diba? O, di po ba? Di, even na even po yung hair color ni ma'am. From roots to end. Ayan. O, diba? Shiny, shimmering, splendid, char. Ayan na po. O, di syempre po, uuwi na naman po ang ating client, si madam na naka-smile, masaya dahil na-achieve po ang gusto niyang color. Ayan, balik alindog na po si madam. Balik alindog. So, ayan po, satisfied po ang ating client kahit medyo matagal. Ayan. So, thank you so much for watching, guys. Thank you followers, viewers. Ayan. Thank you po sa ating mga client na patuloy na sumusuporta at nagtitiwala sa ating servisyo. Ayan. Maraming salamat po. Bye-bye. See you next time. God bless to all. Goodbye, everyone.
Anong organic? Organic na upuan? Ano? Ah, andyan pa nga yung ano mo, ano, sombre, ano, helmet. Yung ano lang, yung ulo. Siguro, yun talaga yung ulo niya.